Friday. Savini va. T G I F. It's Friday. Sa iba po, tulad natin ng araw. Alam mo na, pag Friday night kung saan na tayo, lalo na noon, wala naman mga lockdown. So dahil lockdown, kapatid, GCQ pa rin. So ito ang ating schedule na ngayon, pag Friday. Thanks God, it's Friday. Every day, we have to thank God. At Isina, pakipasa mo na lang doon ha, sa kabila. We need to start. Guys, are you there? Ah, sige, Ate Sina. Ano muna natin ha? Tayo-tayo natin. Kuha lang tayo ng tubig may inong para. Wait lang. Ikaw pa lang naman. Hello! Diyan na ba kayo, guys? Yes! Tingnan mo, sino nandiyan? Nandiyan si Kuya Dindo namin. Nandiyan si Ate Nat namin, ha? Okay, kompleto tayo. Nandiyan si Ate Gemini. Sino pa itong sa baba? Nandiyan si Ate CJ. Nandiyan pastora namin. So, ragab namin. Amen. Hallelujah. Oh, yan si Pastor Dean. Ayan. Okay, let's go. Dito po sa lagi, minsan naiisip namin na there is a time for every season under the sun, sabi nga sa Ecclesiastes. Na dito sa lagi, parang nakikita din namin ang aming misyon na in such a time as this, sa panahon na ito, ay naglalabasan itong revelations ng Panginoon na maaring sa inyong mga dinadaluhan ay hindi po na ituturo. Well, okay lang po yun dahil dito naman sa atin ay wala naman pong membership dito. Dito po ay citizenship. Baga, maaaring ang iba ay nakikinig dyan pero masama loob sa atin. Pero at least nakikinig. Eh? At doon sa kanilang nasasakupan, marahil pag napagtanto nila eh, may sisingit nila ito sa kanilang mga mensahe. At darating ang panahon, nasasakupin din ang kanilang damdamin. At tuloy-tuloy ang kanilang pamumuhay una sa lahat sa invisible realm. Kaya napatunayan nila na lahat ng visible ay actually nilalalang muna sa invisible realm at hindi nilalalang ng ibang sino man. Ngunit tayo mismo ang naglalalang. So ito po, itong mga ganitong mga usapin ay patuloy natin na hinahalungkat para makinabang ang bawat isa. Hindi ko naman kayo kilala, pero alam ko iisang pinanggalingan natin kung tunay kang tao. Kaya talagang kapatid kita, kadugo kita talaga, kalahi talaga kita. Isa lang pinanggalingan natin eh. Isang Diyos. So kasiyahan din ng isang kabahagi ng kabahagi niya. Eh, na-influensya niya. Kaya lang, ang
simulan sa atin, no, na-influensya natin ng marami, maling influensya. So dito, unti-unti natin tinatanggal ito at pinapalitan natin ng tamang influensya o pagkahawa. So, marami nakikinig, alam ko, na noon magkasama kami, okay naman kami, pero medyo maraming bagay ang, kasi pag naging carnal tayo, nasa pride tayo, nasa ego tayo, balik tayo sa alabok, nandun yung sumasama ang loob. Pero in the future, dahil mabuti nga ang Diyos na buhay natin, ay kukumbiktahin tayo, hindi para tayo, ano bang, ang karamihan, ang alam nila pag nakumbikta sila, para bang kinukonsyensya sila na sila'y masama. No, hindi po. Kaya kinukumbikta tayo ng Panginoon dahil yan ang mark. No, ang mark natin para magising tayo. So, ang iba, hindi naman nagpapaalam na dito kami nagiginig. Natutuwa ako dahil alam ko, hindi po pwedeng hindi sila makinig. Dahil kapag po na bahagi ang kanilang isang patak, dalawang patak ng greater fruit at nahuli ang damdamin mo, babalik at babalik ka. Hindi pwede. Magtago ka na magtago, hindi ko alam, okay lang yun. Pero ang sinisiguro ko lang, maaring may samaan tayo ng loob. Maari, no? Pero dahil alam natin ang greater truth pareho, ay pinipilit natin tanggalin ito sa ating mga damdamin kasi hindi po magandang bunga. Ako man, hindi rin po ay ba. Ako nga ang mas babalikan mo ang nakaraan, mas masama ang ako masyado . So dahil doon, bumabawi naman ang Lord sa akin na matutunan ko kung paano talaga tanggalin itong mga ganyan. So, ginagarantiya ko sa inyo na kung minsan meron ako mga sigaw, mga pang, kumina, siguro narinig nyo parang pinagagalitan ko, ininsulto ko kayo. Pero ito po ay dahil sa ang magandang layunin ko. So kung meron man ako sama sa inyo noong loob noon, halimbawa, ay ginagarantiya ko naman na wala na po akong sama ng loob sa inyo. Wala. Kung ano man yung, alam mo na, yung bunga ng ating pride at ego noon, kapag tayo na sa anointing, biglang naglalaho yun. No? Maliban na lang kung lagi pa nating alalahanin na yung ginawa niyo sa akin, grabe talaga. Hindi tayo mapapabuti po sa ganyan. Ako rin eh, alam ko yun. So, natutuwa ako kahit na hindi kayo nagpapaalam na diyan kayo, basta nakikinig kayo. Wala namang mawala, kundi may madadagdag. Katulad sa gabi ito, kung makinig tayo, maaaral hindi pa natin narinig ito noon. Maging nagsimula tayo sa greater truth, hindi pa natin masyadong natalakay ito kasi nga revelation progressive. So kung nandiyan kayo, makinig lang kayo. Huwag na kayong magpaalam, nandiyan kayo para kung nahiya kayo. Pero sa akin, wala yan. Dahil hindi naman po ako ang inyong pinakikinggan. Dahil ako kumbaga bahagi lang naman ng mensahe ng Panginoon. Oo nga, tayo lahat ay walking epistle. Tayo ay lumalakad na sulat kamay ng Diyos. Lahat tayo. Ngunit, hindi po dahil magaling ako o ikaw rin, no? Sinong magaling? Kung balikan natin yung nakaraan natin, matindi tayo, di ba? Grasya ito ng Lord na nahawaan tayo ng kanyang banal na, na katauhan at refleksyon ng kanyang buhay sa pamamagitan ng salita niya na tumusok sa atin na tinatawag na pananampalataya. So, huwag po kayong pakiusap ako na huwag niyo akong titignan. Ha? Basta yung mensahe ang pakinggan niyo kung hindi niyo pa maalis ang medyo may mayroong pama-virus na sama ng loob sa akin, okay lang yun. Ako naman, kung titingnan ko yung lumang kamalayan ko na lumipas na, mayroon din, natural. Pero ayaw ko doon. Ayaw ko tingnan yun. Ang titingnan ko, yung bagong mga bagay na sa akin. Philippians 4:8, yun lagi gusto ko sana maalala natin. Ha? So, normal sa mga hindi pa masyadong
gising, katulad ko rin, no? Na andun sa maniluog. So, kung meron man ganun kayo, okay lang yan. Basta makinig tayo na makinig, ha? At huwag ka na magpaalam para baka medyo tingin mo nahiya ka. Okay lang yan. So, sa aking banda, lalo na kapag dito ako, nakasalang ako dito sa right hand of God. Kumbaga, nag-execute tayo ng pinatutupad ng Lord. Ayaw ko tingnan yun. Minsan nga, may lumapit sa atin. Hindi ko siya nakilala. Magpa-pray. Kasi, nagtawag tayo ng altar call. Pray! Hindi ko kilala na dati ko palang nakaaway. Hindi basta away. Yan, yun mo naman yun. Eh, dati yun. Ang gift of healing, kumbaga, ay for the prophet with tayo. Pasa kapakinabangan ng lahat. Sa oras na namili ka kung sinong bibigyan mo ng healing, wala ka sa puso ng Lord. No? Sino man yan, basta nasa harapan mo, nangangailangan ng gift na nasa iyo, ibigay mo ka. Dahil wala ka sa katawan mong luma kaya nag-ooperate ang gift So, sino man yan sa harapan mo, magulat ka, ito pala yan. Huwag mo na banggitin, ito pala yan. Huwag. Kapatid, pinagagaling ka ng Panginoon siya. No? Mga ganyan. So, sa akin, wala. Pagkakang ito, official function tayo. Wala na. Okay? So, sana patuloy kayo makinig, ha? Alright. So, tuloy tayo sa ating seri para po maunawaan natin mabuti. Dito tayo sa Leviticus chapter 21 ulit tayo. Leviticus chapter 1. So, may time kayo. Napag-aral natin kagabi, nabanggit natin dito sa chapter 10. Ha? Paalala na natin kasi minsan nakakalitaan natin. Sahaba naman ang mensahe, no? Dito sa chapter 1 chapter 10 ng Leviticus bago tayo magsimula. Pasahin kasi wala po akong Tagalog dito. Meron akong electronics Bible. Meron din tayo dito ang Bible na King James at meron pa ako dyan na Good News Bible. Pero meron akong electronics dito. Kaya lang, ito ay King James. Wala nang ibang translation. So, kung meron kayong Tagalog o ibang version at hindi na magaano malayo dito sa King James, yun. Sanay. Ano pa? Okay. Verse 1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein. And put incense thereon, and offered strange fire, before the Lord, which he commanded them not. Itong si Nadab at si Abihu, lahi po ito ni Aaron, o anak mismo ni Aaron, mga anak niya, na high priest. At walang, alam na nila na sinabi ito, na ganito ang pamamaraan, sinabi sa Exodus, na ganito ha, sabihin kay Aaron, tsaka sa kanyang mga, sa kanyang lahi, sasabihin din niya na ganito ang sukat ng anointing ha, ganito, kailangan tama ang ingredients. Kapag ka hindi tama ang ingredients, at ginamit niyo itong incense na ito, pabango, para sunugin niyo sa harapan ng altar, ay mamamatay kayo. So, marahil itong dalawang anak ni Aaron ay hindi gaano nakikinig. Ha? Kaya nalinlang sila. Katulad din ni Eva, maaaring hindi yung siyadong nakinig kay Adan noon, kaya nalinlang siya ng serpente. So, ang nangyari dito sa verse 2, and there went out fire, a pool from the Lord, and devoured them. Sinakmal sila, sinunog sila.
and he died before the Lord. Namatay sila. Verse 3, and then Moses said unto Aaron, this is it that the Lord spake. Ito yung sinasabi ng Lord noon sa Exodus. Kung natandaan nyo, Aaron, kapatid ko, matandaan yung kapatid doon si Aaron, si Moses, bunso na kapatid ni Aaron. Diba sinabi ng Panginoon, may tamang sukat ng ingredients ng anointing o anointing oil at ingredients ng insenso na dapat sunugin sa altar. Yung dalawang anak mo. Talagang nagsunog sila, akala niya mapiplis, magagalak ang Panginoon sa kanila. Pero hindi. Sabi dito, sabi ni Aaron, ani Moses, Moses, and then Moses said unto Aaron, this is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me. Gusto ko po manuha natin ito, verse 3. I will be sanctified. I will. Ang Panginoon na ito, na sinasabi dito, siya na ngayon ang buhay mo, kapatid. Siya ang buhay natin. Pero kapag hindi natin sinasanctify ang buhay natin, bago. Actually, hindi bago eh. Ito talaga ang buhay from everlasting to everlasting. Ito si I am. At tinanong natin ito, parang ginamit natin sa reliyon at kakanta-kanta tayo dyan. Ang ilan sa atin marahil eh, nagpapakitang gilas lang. Wag! Huwag ganyan. Kung ang iba dyan, reliyon lang, no? Katulad ng kwento ng isang manugang. At saka biyanan, sabi niya, tagal na niya niyayaya yung biyanan niya. Nay, sumama ka naman sa church namin. Banda muli, pumayo yung nanay. Usiksama na nga ako. Yung biyanan. Look. Tapos na ang gawain. Abay, ayaw umauwi pa na matanda. Sabi niya, dito muna tayo, anak. Sabi niya, biyanan niya ito. Abit manugam. Dito muna tayo. Okay, sabi ng manugam niya, tontuan. Nagustuhan niya ni nanay yung aming fellowship. Sige na, okay. Abay, wala ng tao. Magsasala na. Ayaw pa umalis ng manugam. Anong biyanan? Sabi ng manugang, nay, gabi na po, uwi na tayo, wala nang tao dito. Anak, pwede ba? Dito na lang tayo tumira. Dito na lang tayo matulog. Kung hindi pwede na, hindi yung simbahan na to eh. Bakit ba? Kasi anak, dito, napakabait mo. Alam mo na. So, yung ganyang Christianin mo, kukonsensyahin tayo ng Lord, hindi para sabihin na, ipokrito tayo. No. Huwag mo titingin yung side na yun. Pagka yun, kinukonses na tayo ng Lord na yun, doon sa bahay, doon sa kung saan tayo naman isa, para nakakita, ay iba ang ating katauhan. Kasi diyan siya marami nakikita. O nakakakita sa simbahan na limbawa. O sa labas. Kinukonsensya tayo ng Panginoon na yan ang mark. Parang tayo mag-miss ng mark. Yan ang target. Ha? Na kung hindi natin isanctify ang buhay Kristo, buhay ay ang natin, kahit tayo mag-isa, ilikato po tayo. Sabi nga, do not mock God. God cannot be mocked. So, ito po ang ating gustong matutunan dahil lahat tayo ganyan. Ewan ko ha, kung kayo ay ganyan. Dati ako, matindi ako. Ha? Matindi ako sa ganyan. Kaya huwag na tayo, ewan ko lang kung aaminin nyo, baka naman hindi nyo talaga maamin, so okay na naunawa ko. So, marami sa atin na patuloy pa rin. Balik-balik sa church dahil sila ay may position sa church. May responsibility to church o leader sila, kaya ganun na lang ang kanilang pag-church ay naging busy kumaga. Ngunit
sa ating mga sarili. Iwan kulang-kulang. So ito ating pag-aralan. Ha? Pag-aralan natin. Alright. Nabanggit na natin dati ito. Tawag bukas na may Sabado, wala siguro pasok ng mga bata. Alright. So, sabi niya, ito sinabi ni Moses kay Aaron. Sabi niya, ito sabi ng Lord. I will be sanctified in them that come nigh me. And before all the people, I will be glorified. And Aaron healed his peace. Siyempre, nagwawala si Aaron. Anak niya, eh, dalawa. Lord, bakit? Lord, bakit? No? Bakit mga anak ko pa? Alang-alang na lang sana sa akin bilang high priest mo. Bakit naman pinatay mo dalawang anak ko? Sakit sa ama yun. Pero ang Diyos ay matapat kasi ang Diyos. Eh. Isa sa katapatan ng Diyos, hindi niya pwede kontrahin ang kanyang sarili. Hindi niya pwede kontrahin ang kanyang nasabi. Pag sabi niyang anong man ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anong man pakawalan mo sa lupa, pakawalan sa langit. Hinding-hindi niya pwede kontrahin yan, kapatid. Hinding-hindi. Kaya na makinig. Kaya hindi mo pa pwede panalangin na, Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Ilayo niyo po ako sa tukso. Kayo na po bahala sa amin at sa aking pamilya. Huwag niyo po kami pabayaan. Hindi po pwede gawin ng Diyos yan. Kapatid, lalo na Kristiyano. No. Dahil hindi niya pwede kontrahin yung sinabi niya. Ano man ang talian mo, yun lang kaya niya. Talian. Ano man pakawalan mo, paintulutan mo, yun lang ang kaya niya. Sabi, gabayan niyo po kami, Lord. Yung ginagabayan tayo ng Lord sang-ayon sa ating desisyon. Pag sinabi mo, Lord, gabayan niyo kami ng aking mga anak na huwag kaming mapahama. Para mo na rin pinangpulutan ng kapahamakan. Dahil hindi ganyan sinabi ng Lord. Pag sinabi mo na huwag kaming mapahama, iasa mo sa Lord na huwag kang mapahama. Para mo na rin sinabi, demonyo, sakmalin mo. Dahil hindi trabaho ng Lord yan. Nagabayan ka. Ulitin ko ha. Dito mo lang marinig sa lagi yan. Hindi trabaho ng Lord sa kanyang mga anak na may buhay niya, nagabayan sila para hindi sila mapahama. Hindi po. Para hindi sila atakehin ng Diablo. Hindi po. Hindi niya departamento yan. Ang departamento ng tao ay palayasin ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Diyan gagabayan ka naman. Pero kung hindi mo gagawin ang responsibilidad mo dito sa lupa, at sabihin mo, Lord, ikaw gagawa ng responsibilidad ko. Hindi kaya ng Diyos. Ulitin ko, hindi niya kaya. Bakit? Hindi siya kasi makasalungat sa nasabi niya. Sabi niya, binigay ko sa iyo lahat ng susi. Anuman ang pahintulutan mo sa lupa, pahintulutan sa langit. Anuman ang hindi mo pahintulot sa lupa, hindi ipahintulot sa langit. Alam ng Diablo yan, kapatid. So, mga nalangin ka, Panginoon, gabayan niyo po kami. Para mo sinabi, Panginoon, ikaw na gumawa ng responsibilidad ko dito sa lupa. Hindi po pwede yan. Pag-Kristiyano ka na. Idiklara mo dahil ang dila mo ang nagpapakawala ng kamatayan at buhay. Ang puso mong ito, ang ugat ng lahat ng sinasabi mo. So pag sinabi mo, gabayan mo ako, Panginoon, para hindi kami madisgrace, ha? Doon yan, nung wala ka pang buhay Kristo. Kaya nanalangin yung mga disipulo. Wala silang tinanong sa Lord kung
nagturuan sila kundi tanging iisa. Sabi niya, turuan mo kayong manalangin. Wala pa silang buhay Kristo, ni hindi pa sila ligtas. Kasakasama nila si Jesus na hindi pa namatay na buhay. So, tinuruan sila manalangin. Our Father, which are in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Alam mo siguro yun. So naganap lahat yon ang panalangin nila. Diniklara nila, kasi kaya diniklara nila eh. Pinadiklara sa kanila, sinulat sa Bible, para madiklara nila na ang kingdom of God ay bumaba sa kanila at tinawag nila ang Ama na Ama. First time nabasa sa Bible ng isang Israelita na nalangin at tinawag ang Diyos na Ama at tilingin na ang kanyang kaharian buwaba sa lupa. Nung sila tumanggap ng buhay ng Diyos na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon at Great High Priest, naganap ang pinanalangin nila. Kaya basahin mo mula sa Book of Acts. Wala ka nang mabasa sino man sa kanila na nalangin na thy kingdom come on earth. Wala ka mabasa. Basahin mo. Dahil ang pinanalangin nila naganap na sa lahat ng Kristiyano o sa lahat ng may buhay Krista. So kung sa patuloy kang maniniwala sa reliyon natin dati, na Lord, gabayan nyo kami na huwag kami mapahama, kapatid. Para mo sinasabi, wala ka pang buhay Kristo. Pero may buhay Kristo ka rin. Hindi na pwede. Kahit anong panalangin mo na ganun, hindi na pwede. Hindi na kaya ng Lord yan. Sana naunawaan nyo pa. Okay? Tuloy tayo. Leviticus chapter 21. Naka 30 minutes na ganito tayo, Ate Sina. Sorry. Alright. So Leviticus 21. Huh? Ulitin ko po, ang Diyos never na gumagawa ng hindi kaisa niya ang kanyang salita at never na ang Diyos gumagalaw ng hindi sang-ayon sa kanyang salita. Ulitin ko po. Baka hindi nyo panarig, inuulitin natin na sabi na natin ito noon. God o ang Diyos ay alipin ng kanyang nasabi. Ulitin ko po. Ang Diyos ay sunod-sunuran lang sa mga salita na kanyang sinabi. Kaya ang tawag sa kanya, matapat. Kung hindi mo binabasa ang Bible at nakikinig ka sa dating reliyon na at yan pa rin ang hawak ng puso mo, pero Kristiyano ka, akala mo tama, delikado ka kapatid. Delikado. Kristiyano ka, may buhay kang Kristo. Tapos sasabihin mo, Lord, paggalingin niyo po ako. Ganyan sinabi. At natutunan natin siya. Pwede yun. Tanggan niyo po mabuti. Pag sinabi mo yan, imposible magagawa ng Diyos. Ulitin ko. Pag ikaw may sakit, o ang mahal mo sa buhay may sakit at ikaw Kristiyano, anak mo binanal, asawa mo binanal dahil sa iyo. May sakit ang anak mo. Ipanalangin mo sa Lord, i-prayer request mo na pagalingin ang anak mo. Kapatid, hindi, ulitin ko, hindi na magawa ng Diyos. Kahit gaano siya ka makapangyarihan, hindi niya na kayang gawin niya. Bakit? Ang sabi niya, pinagaling ka na. Hindi niya pwede kontrahin ang sinabi niya na pinagaling ka na. Kaya kahit na anong pag-uumiyak mo, umiyak ka man ng dugo, kapatid, Kristiyano ka, at sasabihin niyo, pagalingin niyo po ang anak ko. Hindi po magawa ng Diyos.
dahil hindi niya po pwedeng kontrahin ang kanyang nasabi, sunod-sunuran lamang siya sa kanyang nasabi. Ang sabi niya, pinagaling na kita. Bakit? Yung katawan ng anak ko sa krus, nagkalasog-lasog dahil dyan sa sakit na yan. Ano ba pangalan ng sakit na yan? Nandun yan sa katawan ng anak ko. Doon ko binuhos sa kanya ang lahat ng ngit-ngit ko sa iyo. Kaya hindi na maalala ng Diyos ang ating pagsasalansang at ang ating kasalanan dahil doon niya ibinuhos sa anak niya. Kaya for the first time, ang sabi ng kanyang anak, never siya tinawag dati na Diyos ko. Ang tawag sa kanya ni Jesus, Ama. Ngunit dun sa krus, nakabayubay siya. Ang sabi niya, Diyos ko. Diyos ko. Hindi niya sinabing Diyos ko lang. Hindi minsan, dalawang beses, sinabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung sigaw na yon, kapatid, ulitin ko, yung sigaw ni Jesus sa krus ay sigaw mo at sigaw ko. Isinigaw niya lahat doon na kapabayaan dahil tumalikod ang ama niya. Hindi siya matingnan dahil wala ng pinakamarumi, pinakasalaula, pinakarumalduman na tao. Hindi si Jesus ng oras na dahil sa iyo at sa akin. Dahil doon sa mga sugat niya, sabi nagsigaling na kayo. Hindi niya pwede kontrahin niya. Please, makinig. Eh, mayroon pa rin nagpupuras. Dahil itong mga anak ni Aaron, ganyan. Si Nadab at si Abihu. Sigurado pinaliwanagan sila ng kanilang ama. Anak ha, huwag basta magsunog kung hindi totoong ingredients yan at tamang sukat. Mayroon tayong chemist dito sa ating mga saserdote. Mayroon tayong tagagawa. May art of the apothecary. Mayroon talagang tagahalo niyan. Alam niya ang sukat. Alam niya kung tama. Urig ba yun? Yung mga ingredients. Hindi nakinig ng mga anak niya. Patay siya. So please, kapatid, makinig ka. Anak ka man ni Kristo Jesus. Anak ka man ng katastaasan. Anak man tayo ni I am at may buhay I am tayo. Pero hindi tayo nakikinig, kapatid. Basta na lang tayo sumunod ng sumunod sa paniningan nila, kapatid. Please. Napakaraming mga preachers, mga dekalidad, kilala sa buong mundo, namatay din sa kanser, kapatid. Please. Hindi man tayo kasing talino nila. Pinag-aralan natin ating karapatan. Ano ang mga blemish o kapintasan na dapat natin alisin. Huwag tayo gumaya sa mga anak mismo ni Aaron. Hindi masama ang kanilang layunin. Nagsunog ng insenso. Bakit sila pinatay ng Lord? Ang Diyos mismo, boba! Ang apoy sa kanila. Kaya kung magtataka siguro kayo, maganda naman ang aking posisyon sa church. Napakabait ko pa naman. Matulungin ako. Ang aga-aga sa church. Pero bakit ganito ang buhay ko? Buhay patay. Bakit? Hindi ko tayo nakikinig. Ang pinakikinigan natin, yung alam ng ating lumang kaisipan. Ang iba sa atin, galit pa sa greater truth. Binlock pa ako eh. Pero naman natin yan kasi karnal, no? Pero hindi naman nila aming karnal sila. Alright, so tuloy po tayo. Leviticus chapter 21. Makinig po. Eh, anak na mismo ni Aaron. Patay. 21 verse 17. Alright. Hello. Naka 47 na. 47. Speak unto Aaron. Tagalogin nyo na. Saying more, whoever he be of the seed of the generations, that has any blemish, let him not approach to offer the bread of his God. Blemish naman ito.
pintasan ito ng kanyang katawan. Yung kanina, sinunog na insenso ng mga anak ni Aaron, ayun naman, sunugan naman kasi. No? Worship-worship tayo, para tayo hindi natin alam kung ano talagang worship. No? Kala natin, puro concert ito, video kayo ito, pagalingan ng kanta, pagalingan din ng boses. Kung sintunado daw, hindi na sila, hindi sila mukhang mubon. Oh, come on, guys. Ganon din ako dati. I understand you. Alam ko po ang sintunado at hindi. Ang kagandahan ng sa maraming mga Kristiyano, ulitin ko, kagandahan. Ang kagandahan sa maraming mga Kristiyano, hindi nila alam na sintunado sila. Hindi ba? Ang ganda yun. Pakailan mo. Lahat sila sintunado. Turuan itong isa. Akala ko na matino. Mas sintunado pa pala ang buhay. Pero kung mag-worship, nakita mo, madidesign mo ang puso nila. Dahil hinahanap ng Lord at ang tinitingnan. Ang puso mo, kapatid. Ang puso mo. Kaya tanong pang pagsalita mo, sabi sa 23 verse 7 ng Proverb, kumain ka at uminom ka, sabi niya. Yung sinasabi niya, wala sa puso niya. Marami niya, oh sister, kamusta ka na? Ako, ang ganda-ganda mo ngayon, ha? Uy, ko naman. Hindi naman. Sabi niya, ganun. Pagtalikod, sabi niya, ko naman, natutuo. Ganyan. Marami ganyan, ha? So, nakikita ng Lord ang ating puso. Hindi tayo makatakot, please. Ha? Minsan, nambubula tayo. Minsan, nagpo-flirt tayo. Minsan, minsan nagpo-flirt yung para lang maganda pakinggan tayo sa kanila. No? Para hindi sila ma-open. Pero kapatid, no? Pag sinabi mong maganda siya, damahin mo talaga maganda siya. Ha? Huwag naman siya pinag- Ben? Alright! So, tingnan natin, mga kapintasan na ito. Ha? Verse 17, nandiyan tayo. Verse 18 na tayo. For whatsoever man he be that has a blemish, he shall not approach a blind man, or a lame, or he that has a flat nose. Gustong-gusto ni atin natin ang flat nose. Or anything superfluous. Ikinuro ko ito. Kailan ko ba tinuro ito atin? Not doon sa atin sa bagtas. 2018 ba yun? 2019. Inulit-ulit ko pa sa tanda-tanda ko pa sinabi ni atin na gusto naman ko muna ulit-ulitin. Flat nose. Yung ilong na umod dyan. Verse 19. Or a man that is broken-footed. Huh? Or broken-handed. Verse 20. Or crook-back. Or a dwarf. Yan, nakakuha na natin ito mga ito na una. No? Pero napakarami ko dyan lang tayo. Sa isang kapintasan lang niyan, kapatid, bibilang tayo ng buwan. Hindi maubos ang revelation ng Lord yan. Yan ang tinutuloy-tuloy na natin, ha? Kaya bahala na kayo. Nakikinig kayo. Kung hindi naman, okay lang, no? Patuloy kayo maging unano, okay lang yun. Yan maraming Kristiyano po na unano hanggang ngayon. Napakarami nakatayo sa pulpito po unano. Napakarami. Ha? Hindi nila marating, hindi nila maabot ang anointing nila. Hindi nila maabot ang glory ng Panginoon. Ha? Nandun sila sa sinasabi dun sa Romans 3.23 na hindi nakaabot ang lahat. No? Sa kalawatihan ng Diyos. Oo, nung wala ka pa buhay Kristo. Pero basahin mo ang sunod ng mga verses. Dumating si Kristo para maabot mo. No? Pero, hindi natin binabasa kasi sunod ng mga verses. Eh. Titirahin ka agad. Oh, ano sabi niya ng Romans 3.23? Hindi ba? Lahat tayo nagkasala, hindi nakaabot sa kalawatihan ng Diyos. Oo. Sa 23. Pasahin mo na ng pababa, no? Huwag niya pagpilitan mo yung kahinaan. Para kung sinasabi, hindi ba? Sinabi ng Diyos, no? Na anak tayo ng Diablo? Gusto mo ba yan? Amen? Huwag pag-anong darang mo. Ay, anak ako ng Diablo! Di ba? O may sinabi ng Panginoon dyan. Kayo, mga anak kayo ng tatay ng Diablo. O gusto mo ba yan? Di mo naman gusto siguro yun. Hindi sana pangalanan mo, ikaw si Satanas Junior, di ba? Oh, may anak ka bang Satanas Junior? Oh, the third. Huwag naman. Huh? Pangalandakan mo yung bagong nilalang ka. May buhay Kristo ka. Ma, dahil yan ang totoo eh. Kristiyano ko na yun. No? Okay, verse 20.
or a crookback or a dwarf, or that has a blemish in his eye. Diyan tayo kahapon at hanggang sa gabi nito, diyan pa rin tayo. May kapintasan ng kanyang mata. Or be scurvy or scab, or has his stones broken. Verse 21, no man that has a blemish of the seed of Aaron. Yan, type and shadow ulit tayo, ha? Nasabi type and shadow pattern. Seed of Aaron. Binhi, lahi ni Aaron. Si Aaron dito, high priest. Si Jesus, ang ating great high priest. Siya rin ang huling Adan. Nasimula ng bagong lahi. So, ang tinutukoy dito sa ating panahon ngayon ay lahi ng huling Adan. Ng great high priest at lahi ng bagong tao sa mundo ito. Sabi niya, hindi kailangan na magkaroon siya ng ganitong kapintasan. Alright? So, summarize natin ganyan na yan. So, dito tayo. Paano ang mga pangunahing mga kaalaman para masabi na ang ating mata ay wala ng kapintasan? Tagalog ang napagkasabi, Adusin, ang kanyang mata ay ano lang? May kapintasan sa mata. Halimbawa, isa sa kapintasan sa mata ay katarak. Malabo. Malabo, no? Nalalabo ng katarak na yun. So, yung ganyan ngayon, nililaser na lang. May alam ako dito eh. Nag-laser na balik siya sa 2020. Kumagala. No? Kaya lang, mahalang ang laser mo sa port eh. $5,000 eh. Hindi to libre lang. Kumagala. Baka ito, bago tayo umuwi dyan eh. May 2020 vision na ulit tayo. Alright! Now, tingnan natin. Dito tayo sa... Ano na ba tayo nito? Qualifications of Priest. Part 20. Ano tayo? 28? Alright. Tingnan natin. Kung makita natin ito. Kasi isa sa mga problema natin o kapintasan natin, lalo na ang una-una nito binubulag o pinalalabo ang mata ang mga nasa ministry. Kaya pag pastor ka, ang mga members mo, makikinig lang sa sinasabi mo. Sabi ni Ate Sina, pagdating doon sa church, naka-powerpoint na yan. So, nandiyan na yung mga verses. Paliwanag ni pastor, in 20 minutes, maximum 30, hindi pwede yung lumagpas doon. May orasyon. Otherwise, sisitahin ka ng visa. No? Bakit kano ka mag-preach? Naka-1 hour and a half karaw, yung nag-reclam ng mga tao. No? Para mo sinabi, nag-reclam mo sila. Bakit? Ibinuhusan mo, binuhusan ng maraming biyaya. Ayaw nila niyan. Ayaw nila makinig ng maraming salita. Ng mabuting balita. Huwag mo gawin yan, ha? Ako na mismo bishop nagsasabi sa'yo. Bawal yan. Unti-untiin mo lang, patak-patak lang, ha? Parang ganyan. Okay. So, hindi ka na maglapat sa Bible, di ba? Kinig ka lang kung ano sinasabi niya. Oh, sabi ni Pastor, ganun yun. Oh, wala nakakaabot sa kaliwalatan ng Diyos, eh. Lahat daw nagkasala. Oh, hanggang ngayon, likas kami makasalanan. Oh, yun. Anong bunga ng kasalanan, kapatid? Kamatayan. Gusto mo yan? Patuloy mo, deklara na ikay likas na makasalanan. Dilikas kang sasakmalin ng kamatayan. Ano ang mga nakasakot sa kamatayan? Sakit. Cancer lang naman. Leukemia. Huh? Sira ang ulo. Huh? Suicidal. No? Gutom. Natanggalan sa trabaho, nalugi ang negosyo. Ano pa? At marami pang iba. Yan ang sakot ng kamatayan. At mapapasa tao lang yan dahil siya ay makasalanan. So gusto mo ba yun? Alin ang gusto mo? Ika'y binanal na o hanggang ngayon kayo makasalanan? Sabi ng Diyos, dala ko sa iyo, buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa, mamili ka. So sinasabi ko siya, piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong angkan, ang iyong mga anak, ay mabuhay. So nakasalanan ay lagi sa iyo. Anong decision mo, yun ang anihin ng iyong mga anak. So, alin ang gusto mo? Alam ko may pastor na kikinig ngayon. Pastor, turo mo ha, uli ha. Ang tama. Ikas ka ba makasalanan? Kaya nung say-say ng pagkamatay ni Jesus ako. Na, anong say-say ng atonement exchange? So, sino ang
sa larin. Pag naniniwala ang mga members mo na sila likas na makasalan at lahat sila may sakit at lahat sila ay nanakawan, pinatay, winatak ng diablo, sino ang damay? Damay ka ba, Pastor? Hindi. Palagay ko, damay ka. Unang-una, ikaw ang ugat ng lahat ng alam nila. So, ikaw ang ugat, ikaw ang una, aani, ng tinanin mo. Ano ang gusto mo? Kamatayan, sumpa. Okay? Please. 1+1=2. Right? Father Almighty, salamat po sa gabi nito. At kaya hindi pa kami nagsimula, palagay ko, sapat na ang amin na rin. Ngunit alang-alang sa mga gusto pang makasubo ng iyong pagkain na habang kami na bubusog, ay lalo kami nagugutom. Ama, ngayon tulutan niyo po na may tuloy namin ito sa gabi ito at mabigay sa iyong lahat ng papuri at kaliwalatian. Dahil ikaw ang aming Aba, ang aming Daddy, ang aming buhay. Great I am. Sa pangalan din ng iyong katuwiran na kapuspusan mo na aming buhay, aming katauhan, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, we dispatch you again in Jesus' mighty name. Hallelujah. Glory be to God Almighty. Hallelujah. Thank you, Lord. Sino-sino nandiyan? Hello. Wala pa yung mga tagabagta sa atin at lang nandiyan. Amen. So, tingnan natin kung makita natin ito. Kasi maraming hindi nakakita nito. Itong blemish in our eyes, palagay ko hanggang bukas yun pa rin. O sunod na linggo yun pa rin. Kasi bukas mga bata kayo mag-preach, no? Siguro yun pa rin, hindi tayo makalis-alis. Kasi marami talagang dapat anuin eh. Tingnan eh. Tingnan po natin dito. Tingnan po natin dito sa Genesis chapter 2. Kasi, ewan kung may nakikinig na mga Baptist ang background, Methodist, yung mga Evangelicals, mga INC, o kung sino-sino pa, no? Tingnan nyo kung may makita kayo. Kung hindi nyo makita ito, may blemish, may kapintasan pa rin mata natin. Huh? Chapter 2 ng Genesis. Tingnan mo sa verse 7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathe into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Verse 8, and the Lord God planted the garden eastward of Eden, and there he put the man whom he had. Kung basahin niyo po ang Bible, mula Genesis chapter 1 verse 1, wala pong nilalang ang Diyos na ginamitan niya ng kanyang kamay. Wala po. Tanging ang tao lang. Ang tarang ginamit ang kamay niya, gumakot silang alabok. Sa Hebrew, ito ay adama. Ibig sabihin, mapula na putik. Man. Ito ang sinasabi. Human, sinasabi mo siya. Hindi nakasulat sa Bible, pero ang ibig sabihin ng human, humus, man. Ang humus, ito ay putik. O alamok. Humus. Human. Right? Naging humus man o human ang unang Adam. Pero tingnan mo mabuti. Yan yung pumabuti. Sana may makita kayo. Nung nilalang ng Diyos ang tao, kumuha siya ng alabok at sinugisan niya ang alabok ng kanyang hugis. Itsura niya. Tapos hiningaan niya. Bago niya hiningaan ang alabok,
na kinortehan niya. Halimbawa, itong alabok, may 40 na. Bago niya ibahagi ang kanyang hininga, hininga ng buhay, ang alabok ba gumalaw hindi? Sakto. Basahin mo ako. Verse 7, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." So, kung titingnan mo, pero marami, kaya ko po sinasabi ito, dahil mayroon po tayo isang supposed to be kapatid natin. So, talagang matindi ang blemish ng kanyang panini. Matindi ang kapintasan ng kanyang panini. At alam ko marami nakikinig, ganun pa rin ang kanilang panini. Karamihan diyan, pastor pa. Nag-form siya ng alabok. Hinawakan ng Diyos ang alabok. Nung hinawakan ng Diyos ang alabok ba naging banal o hindi? Naging banal ba siya o alabok pa rin? Na walang kakwenta-kwenta. Nag-apuy. Lahat ng madampian ng kamay ng Diyos na banal, nagiging banal. At nung hiningaan niya ng kanyang buhay, hiningaan ng kanyang buhay, naging alabok pa rin ba o naging buto at laman? Kaya tinawag nga, "And at ang tao'y naging katawa, kaluluwang buhay." So biglang nagkaroon siya ng kaluluwa, hindi sinabi ang tao ay labok, alabok. Hindi kaluluwa ng buhay. Bakit? Ang kaluluwa ng tao ang kanyang sentro. Ang kanyang kaluluwa, baka hindi mo alam kapatid, may kaluluwa ka. Ang kaluluwa ng tao, ang boss sa kanyang kabuhayan, hindi ang kanyang espiritu. At hindi ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa. Dito sa kaluluwa, narito ang puso. Sa puso, narito ang emosyon. So, nung hinawakan niya, alabok pa rin. Pero banal na, nakuwakan na siya ng Diyos. Nung hiningaan pa ng buhay, kulalo na. So, o ang alabok na naging banal na katawan at naging buto, paano siya nagkaroon ng ganyan? Dahil hinubog siya mula sa abok, alabok, o binahagian siya ng hininga ng buhay. Saan talaga ang kaluluwa ngayon? Saan talaga ang Diyos o ang tao ngayon? Sa alabok o sa Diyos? Palagay ko malinaw. Ha? Palagay ko masasagot ninyo. Now, tingnan mo sa verse 8. Gusto ko may makita kayo. Pero maalis ng mga blemish ng ating mata. Dahil nagsisimula pa lang po tayo. Di pa tayo pumunta doon sa ating talagang teksto. "And the Lord God planted a garden eastward of Eden." Hindi siya nang paplant ng garden. Kasi sabi yung planted, hindi naman salitang planted. Past tense nga siya. Nagtanim, tawag sa Tagalog siguro. Naglagay. Ibig sabihin na sinabing planted o nagtanim, ito po ay paraiso.
na ito ay galing sa itaas. Bumaba dito sa mundo ang nasa itaas, nakapaligiran ng mga banal. Or, itong paraiso nasa sentro ng loob ng Diyos. Kaya kung unawain yung kwento ni Jesus doon sa mayaman at kay Lazaro, na si Lazaro nasa bosom ni Abraham, who is the I am, before Abraham was I am. So hindi ipinaliwanag ni Jesus doon. Dahil yun ay para lang sa mga talagang tumagaling ka. Ang ibig niya sabihin doon sa bosom ni Abraham, paradise yun. Dahil yun ang bosom ng Diyos. So bumaba ang bosom ng Diyos dito sa lupa. Nilagay niya, pinlant niya sa lupa. Pero tingnan mo, ano pa kasabi? Sabi dito, and the Lord God. Sino si Lord God? Sino sa Genesis chapter 1? Tingnan nyo, balikan nyo ang Genesis chapter 1. The whole chapter 1 ng Genesis. Tingnan. Wala kang mabasang Lord God. Hindi God lang. Ang mabasa mo sa King James Version, puro Diyos. God, God, God. Pero tingnan mo dito. Hanggang dito sa chapter 2, verse 3, ang mababasa mo ay God. Pagdating sa verse 4, nagkaroon ng these are the generations of the heavens and of the earth. By generations. When they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Yun ang salagalo sa King James. Generations. May henerasyon ang langit at ang lipa. Pero sila'y nilalang ng Lord God. Sino si Lord? Dito pa lang, hindi na tayo makalis. Di ba masarap? Masarap po na yung gulayan. Ano? Sino si Lord? Na siya rin ang Lord of Lords. Nasaan siya? Ang buhay niya, Kristo. Hindi ba ang kapuspusan ng Diyos ay si Kristo? Ngunit sino ang may generation? Ang langit at ang lupa ng mga henerasyon nang sila ay lalangin ng Lord God. Siguro may naisip na kayo. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang simula, ako ang lakas. Kung ang langit at lupa may henerasyon at ako ang nasabi sa Genesis chapter 2 verse 4, si Lord God na naglalang sa kanila, hindi ba ako ang simula ng langit at lupa? I am the beginning. Kailan nakaroon na beginning? Nung mayroon ng langit at lupa. So si Kristo Jesus ang simula ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay minasama, pinasama lang ng Diablo. Pero lahat ng bagay noon ay nabuti. Now, itong begin and end, siyang simula. Hindi pa pwede magsimula sa simula ang langit kung ang simula hindi langit. Ulit. Kung ikaw ang simula ng lupa o mundo, hindi ba mundo ka? Kasi itong simula. Hindi ba napatunayan nga ng mga siyentipiko na maging ang satellite doon sa taas
Noong ang damdamin, yan ang sabi natin, damdamin lagi. Pag hindi nag-react ang emosyon o damdamin mo, hindi ka nagtanim sa iyong halamanan. Hindi ba? Nagkakaba nga. Siyentipiko, nandiyan sa YouTube. Hanapin nyo. Si Greg Braden. Siyentipiko siya. Talong daw. Tumalon ang needle. Ang ano ba needle? Karayong na nagpiprint. Dati naman gano'n. Binagkuman. 15 minutes after the bombing of the Twin Towers sa New York. Nagtakas sila. Umayos naman ang panahon dahil yung binabantayan ng satellite. Wala naman pollution, walang meteors, walang ano-anong danger na atake sa mundo. Pero bakit gumanon siya? Para bang lindol na ganyan yung lindol, gumagano. Pag may lindol, pero pag walang lindol, gumagano-ganon lang. Para bang yung sa puso ng tao, di ba? Pag minomonitor, pag malapit na ang ano natin, wala na. Pero pag maganda ang tibok ng puso, maganda, maganda. Parang ganyan, ha? Bakit ang photo na sinasabi nila doon? No, siyang dahilan kaya may ilaw sa kalawakan, kinuha nila, nilagay doon sa vacuum na laboratorio. At 15 miles away, 14 miles away, meron din vacuum doon na laboratorio. Kumuha sila ng DNA ng tao, nilagay doon sa laboratorio. Kumuha sila ng photons, nilagay sa kabilang laboratorio. Magkahiwalay. Pero may kamera. Doon sa kabilang laboratorio, meron sila instrumento kung paano hinahalukay ang DNA ng tao. Habang ginagalaw, hindi naman ginagalaw yung sa kabila, doon sa photons, ba't gumagalaw din daw, gumagalaw din. Nung inayos nila ang DNA ng tao, umayos din ang photon na bahagi ng kalawakan. Hinati nila, hiniwalay ang DNA, humiwalay din ang photons. Why? Dahil ikaw at ako na galing kay Lord God. Ang ugat, ang source ng mundo mo. Kaya siya ang beginning and end. Ngunit ikaw at ako umiipan at wala pang buhay Kristo, ganun ka pa rin. Pag masama ang damdamin mo, ang paligid mo, kapatid, hindi mo na napupunan. Sumasama. Pag binabagyo ang loob mo, ang paligid mo, binabagyo. Creation is in travail. Bakit? Hanggang sa mga oras na ito, ang mga anak ng Diyos ay nasa pigati. Walang kakayapaan. Inahanap nila ang mga anak ng Diyos. Bakit ang mga anak ng Diyos? Napayapa ang loob. Sabi ni Jesus, my peace I leave you. Not as the Lord, as the world's peace. Ang kapayapaan mo siya. Hindi mo siya. Kapayapaan ka. Hanggat may bagyo sa loob, walang tigil ang bagyo sa labas. Bakit? Napatunayan. Magiging siyentipiko. Ang takas sila. Bakit ang photons gumagalaw? Anong koneksyon noon? Ang layo-layo. Ginulo ang DNA. Nagulo din ang photons. Hinati ang photons, pumati din siya. Aba! So, alipin ang kalawakan, ang mundo ito ng DNA. Pag nagulo, may stress. Stress ang paligid mo. Tingnan mo, may generation siya. Alright? So, may nakita kaya? May nakita po kaya, ha? Talagay ko minigita. Sumpunan muna tayo doon sa verse 8. And the Lord God planted, binaba niya ang garden o paraiso doon sa eastward ng Eden. And there he put the man whom he had formed. Binala niya, binaba niya, nilagay niya doon.
sa Eden o sa sinasabing karamihan sa kanila sinasabing Eden ay paraiso. Well, pwede mo sabihin yun. Ngunit ang garden nasa east ng Eden. Ano yun sa west? Yan din alam. Itong east o Eden o Eden na garden, yon ang tahanan kapaligiran ni Adam. Ngunit, dapat may makita tayo. Hindi ba't gumawa muna ang Diyos o binaba niya muna, nagtanim siya o binaba niya ang garden sa eastward ng Eden, sa kanya inilagay ang tao. Ngunit sa verse 7, nagawa na niya ang tao. Tanong, nasaan ang tao bago ilagay ng Diyos sa Eden? Sa east ng Eden. Nasaan siya? Pagkatapos niya ginawa ang tao. Nasaan ang tao? Sino na una dito sa mundo? Ang Eden o ang tao? Dito sa mundo? Ang paraiso o ang tao? Sino? Talk to me! Kaya sinasabi ng Diyos, you are my workmanship. Pag sinabing workmanship, you are the first and the best. Tuning first. Gusto ko makita natin sino tayo. Doon pa lang kaya ba? Hindi pa pwede maging masterpiece ang isang gawa ng isang artist o whatever. Masterpiece niya. Libuhista. Sculpture. Ito ang masterpiece. This is the first and this is the best. Why? Ang sinabi ng Diyos sa Genesis sa Ephesians chapter 2, you are my workmanship. Ibig sabihin kapatid. Pinagtutunayan lang niya. Ang Eden, ang buong mundo, ay hindi kailangan makakapantay sa iyo. Kaya huwag na huwag mo hanapin ang Eden. Dahigit ka ay sa paradis. Ang tao, hinahanap niya ang karangyaan sa labas niya. Hindi niya alam na higit siya sa lahat ng karamihan. Dapat makita natin. Nung ika'y naging Kristiyano na, may buhay Kristo at tapos po ng Diyos, tapos po siya ng Diyos, ang paraiso ay nasa loob niya. Ikaw pa rin ang boss. Ikaw pa rin ang pinaka, first and the best. Saan ang tao? Bago ilalang o bago niya ibaba sa Eden, palapak niya lang. Hindi ba siya nasa Espiritu? Kasi siya ang the first and the best of the world. Siya ang master. Dahil ang masterpiece mismo ay buhay na artist. Yan ang larawan niya. Yan ang kanyang pinakasabi. Gagawa ko ng garden ang aking sabi. Ginawa ng Diyos. Binaba ang paraiso mula sa invisible realm. Nakita sa visible. Sabi niya, ako nga, buhay. May nakita ko. Minsan, kung nakonsensya tayo sa mga pinagagawa natin, na para bang ang buhay natin, sarili natin,
eh, para pagbaliwala at malaman natin ang revelation na ito na iyak. Dahil ganun ka pala kaganda. Ganun ka pala kahalag ka sa Diyos. Kinungting ka. Hindi mabilang, walang oras, walang panahon. Kailan ka? Hinihili-hili ka ng Diyos. Makita mo sa Diyos. Ang aking sarili naging tao. Kaya ako nakapag-form ng tao na ako. Ibaba akong paraiso sa dito. Ilalagay ko sa sarili ko. My masterpiece. The peace of the master. At nakita ang tao sa mga. Alright? Ngunit siya, inalin lang na siya ng kalaban sa pamagitan ng Lola Eva. So, tingnan natin kung paano na tayo ngayon. Yeah, sorry. Alright. Tingnan natin ngayon na tayo. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Meron pa ba tayong oras? Ako, wala na pala. Sorry. Work. Alam niyo ba kung saan ang workmanship? Hanapin nga natin Ate Sina. Andiyan ka ba? Ate Nat, nga, hanapin mo nga. Ate Gemini, hanapin niyo dyan. Sino ba nandyan? Oh, Pastor James, saan ba? Genesis or Genesis? Epeso, chapter 2. Tama ba ako chapter 2 ng Epeso o chapter 3? Chapter 2 nga, tama. Dito sa verse 10, Epeso. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Siki, yan ba? Woo! Ephesians chapter 1, verse 4. Before the foundations of the world, you were chosen in Christ, in Him. Kaya ikaw talaga at ako, pag may buhay Kristo, naging in Christ nga tayo. Sabi niyo, Diyos, nakita ko naman ang peace ko. Nakita ko naman ang bahagi ko, ang larawan ko. My visible manifestation and representation to my creative beings. Oh! Nakita ko naman. Nagagalak ang Diyos. Dahil ang workmanship na ito, dito sa international version, ang ibig sabihin, masterpiece. The peace. Bahagi of the master. Christ. Hallelujah. So, ayan po. Ayan. Okay! Kapunta tayo 1 Corinthians 15! Hindi natin, i-reveal na naman ng Lord dito. Randomly, magbibigay ng Lord ng matindi ang Lord talaga. Pagka yung naka-subscribe ka sa kanya. Mga panahon, alam mo ba, na pagka yung nagbibilang Panginoon, yung mga panahon na hindi ka nagbibilang, baliswa. Kasi kakamaran mo kung anong papel. O, isulat mo, itatuloy mo patuloy. Una na sabi ng Holy Spirit, isulat mo na kasi. Eh, hindi mo na sarap ka naman. Halala, sige, magdaman. Lord, alas dos na, Lord, ikaw makatulog. May trabaho ko, mamaya. Ayaw mo isulat kasi. Kaya magtabi kayo lagi ng bolpen. Diyan sa panaginip, pagising, oh, sulat mo. Mamaya makalimutan mo. Di ba? So, ganyan. Alright. 1 Corinthians 15, di tayo makapunta-punta tuloy dyan. Tapusin natin yung 10 minutes, ha? Wala naman tayo, baka maghintay kayo masyado. Alright. Tingnan ngayon natin dito. Ay, kahaba ka ganda nito. Mula sa verse 12. Kung may time kayo, basahin niyo, please. Dahil kung babasahin ko pa ito, isa-isahin ko, matatapos tayo mamaya, madaling araw na. Okay? Please, no? Dahil kasarap-sarap nito, nam-namin. Eh. Tira mo sa verse 21, sabi niya. Verse 21, 15, 21. For since by one man came death, by man came also the resurrection of the dead. Resurrection of the dead. Ang patay na buhay.
ang patay na buhay na ito, may buhay Kristo at puspusan ng Diyos. Verse 22. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. May time kayo, nakinamin mo. Isubo niyo. Nguyain niyo ng mabuti ito. Lahat ng ito. Please. Dahil hanggat hindi natin nanguya, nabasa, hindi natin makita ito. Ang mata natin patuloy na malabo, may blemish ang ating eyes. Hindi pag napagbulay-bulayan mo ito, maiiyak akong bakit parang binaliwala mo sarili. Para sabihin, itin-itin ko naman kasi, taba-taba ko kasi. Matalang kwento, taba-taba ko. O kung alam mo lang, kapatid. Kung alam mo lang, nasa bosom ka ng pare. Pagkatapos ka niya, hubugin. Sabi niya, ako nga, hintay ka lang ha, bababa ko ang paraiso, ako nga ha, si ako nga. Ikaw ang masterpiece ng grabe. Nung nagawa na niya, naibaba na niya lahat sa niya, okay na. Ako nga, nagay kita dun ha. Sabi ni kay Moses, pag tinanong ka, kung sino sugo sa iyo, sabi mo ako nga, ikaw yan, kapatid, na siya. Siya, na ikaw. Masterpiece. Yung mga artist, alam nila siguro yung masterpiece or piece of the master. Okay, now, tingnan natin ko anong. Tingnan natin dito. Magtumalo na tayo para matapos tayo, ha? Dito. Ah, may time tayo sa ano? Hanggang dito sa 40. Basahin natin ang 40, ha? That's 40. There are also celestial bodies and bodies terrestrial. Tagalog din mo yung tinanong. May katawan na nakikita, may katawan na nakikita. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Ibang liwanag, ning-ning. Ang katawan na nakikita. Ibang ning-ning. Ang katawan na hindi nakikita. Verse 41. There is one glory of the sun, maybe one of them, sun. Another glory of the moon, iba naman di one. Another glory of the stars, iba naman ang glory ng stars. Kukuti-kuti. Verse 42. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, but it is raised in corruption. Nung nasa luma ang katawan, kapatid, corrupted ang lahat ng katawan, kasukasuan ang maro. Kayang-kayang pasukin ng cancer, ng leukemia, ng lupus. Pero bunangan tayo kasama ni Kristo Jesus. Hallelujah. Naging buto at naman ni Kristo Jesus. At ang nasa loob nito, incorruptible buhay Kristo. It was sown in dishonor, nilibing ng walang honor. Ngunit bumangon sa kalawaltian ng Diyos. Ibinaon, pinako sa krus, nilibing sa kahinaan. Ngunit, bumangon kasama Kristo. Hindi siya may kapangyarihan. Siya mismo ang kapangyarihan. Raised in power. Hallelujah. Kapalit, gusto kong makita natin ito. Pag may blemish sa ating eyes, hindi natin nakita ito. Verse 44,
it is sown in natural body. Ayaw ka rin tusok-tusokin ng COVID-19. Dahil corruptible. Corrupt na bubulok! Natural body. It is raised in spirit one body. Katawan ng Diyos mismo. Pag sinabing spiritual body ka pag-ibig, huwag mo titignan na hindi mo nakikita. Hindi siyang spiritual Diyos na kapatid. Kapuspusan ng Diyos. You are the fullness of the Godhead bodily. Yan ang ibig sabihin. Ayon sa laman, siya ang kompleto. There is a natural body and there is a spiritual body, o body ng Diyos. Ito ang taman ni Kristo. Kapuspusan ng Diyos. And so, kaya lahat dahil dito, naisulat, it is written, ang unang Adam, maging kaluluwang buhay lamang. Mabubuhay lamang ayon sa kanyang damdamin na kinuha niya sa labas. Pero sabi niya, ang huling Adam ay Diyos. Espiritu. Na nagbibigay ko. Kaya dito sa lagi, Last Adam's Generation Institute, tinuturo natin. Kapag sinabi Adam, simula ang buhay. Kung simula siya ng buhay, simula siya ng henerasyon. Siya ang great high priest. Meron siya henerasyon. Ikaw at ako. Kaya sabi niya, sanctifier me. Ituring mo ako na buhay mo na banal. Huwag mo ipaliwala ako na buhay mo. Dahil wala ka nilang buhay mo. Tanong banal na pinatatakutan ng lahat ng sakit na yun ang panagyan mo. Huwag mo ipaliwala ang sarili mo. At sabi mo, inaasa namin sa iyo ang lahat sa amin pang gabayan mo pa. Yung mga ganyang salita, mayroong katarak ang ito. Hindi mo nakikita na ikaw ang workmanship masterpiece. Ikaw siya ako na. Nagkasala ko na lang. Kaya naging living soul siya na. Hindi naman siya living soul dati. Diniklara siya kasi God declares the end from the beginning. So doon sa beginning, diniklara niya si Adam. Sabi niya, living soul siya. So habang nasa paraiso siya, hindi siya living soul. Dahil ang living soul, ito ang mga lahi ng makasalanan. Gusto ko magawa natin. Isaiah 46 verse 10, ang sabi niya, He declares the end from the beginning. Nung nilalang niya, ang katawang alabok, naging banal nga, hininga niya. Naging kaluluwang buhay si Adam. Doon sa simula, diniklara niya ang wakas ni Adam. Kasi ganyan ang trabaho ng Diyos. Hindi siya nagsisimula na hindi muna niya tinapos. Tinapos muna niya sa kanyang simula. So alam niya, si Adam at ang kanyang mga lahi maging living soul. Living soul means hindi mga espiritu na banal, hindi katawan ng Diyos, hindi buto ng Diyos, hindi laman ng Diyos, walang buhay Diyos. Hindi siya ng living soul, mga nilalang, hindi pinanganak. Sila ay mga makasalam. Kaya doon sa Genesis chapter 2 verse 7, diniklara ng Diyos sa simula. Yan ang trabaho niya. Yan ang kanyang katawan. He declares the end from the beginning. Diniklara niya ang wakas doon sa simula. Kaya nung sinimulan niya, lalangin si Adan. Diniklara niya. Ikaw ay living soul. Kaya dito sa verse 45, inulit niya ulit. Ito ang angkam ng makasalanan.
na bibuhay sa kanilang kaluluwa na hinubog ng sanlibutan. Ngunit ano? 45. Ang huling Adam ay Espiritu o Diyos na nagbibigay buhay. May lahi siya. Lahat ng lahi niya katulad niya. Verse 46. However, that was not first that is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. Kapatid, baka malinlang ka. O baka isipin natin, hindi ba't mula muna sa spiritual bago maging visible? Mula muna sa spirit bago dun sa physical o sa natural? Opo, tama yun. Tutingnan mo ang premise. Ang pinag-usapan dito, ang dalawang Adam. Ibig sabihin, ang usapan na ito, mga tao sa lupa. Hindi sa visible world. Hindi sa invisible world. So, nauna, ang natural. A natural man. Na lahat patay ang espiritu. Dito sa visible world. Ang usapan dito, visible world. Kasi Adam at Adam. So, nauna muna ang natural na Adam. Saka dumating ang spiritual na Adam. O Diyos na Adam. So, huwag kamalito, ha? Lahat ng visible, ganun sa invisible. Ngunit pagdating nila sa visible world, nauna itong living soul, natural na katawan. Natural na tao. Diyan dun sa pagkakasala. The first man is of the earth. Ayan. Ang unang tao ay alabok. Puputi. Kaya siya ay malaputik. O siya ay talaga earth. Sabi sa Genesis chapter 3, babalik ka sa lupa. Babalik ka sa alabok na lumakunwa. Yung salita ng Diyos, may sumpa. Dahil sa kasalanan nila, naging earthy. The second man, tingnan niyo pa, hindi siya last man. Last Adam, sa verse 45. Pero sa verse 47, first man and second man is the Lord from heaven. Tingnan niyo ba, hindi siya second Adam, siya ay last Adam. Pero sa verse 47, siya ay second man. Pag sinabing last Adam, wala na pong susunod pang Adam. Dahil ang Adam ay simula ng lahi. Ngunit pag sinabing second man, may susunod naman. Hindi siya last man. Ulit-ulit para makita niya. Wala ang blemish ng ayos. Pagdating na sa Adam, wala nang Adam pagdarti. Una at huli na lang. Ganito ang mga simula ng lahi. Lahat ng lahi ng huling Adam galing sa lahi ng unang Adam. Pag hindi galing sa lahi ng unang Adam, hindi siya pwedeng maging lahi ng huling Adam. Maraming tao, ngunit hindi galing kaya lang. Kaya maraming sumasamba at sasamba sa 666. Nabanggit natin kahit pa paano yan, mula sa Genesis chapter 6. Ngunit ang lahi ng huling Adan, lahat ito pwede mamatay. Galing sa lahi ng unang Adan. So, first and last Adam. But, pagdating sa tao sa lupa. First Adam, the first man. Last Adam, the second man. Ano ibig sabihin? Kung second, hindi last. So, mayroon pa susunod ng mga man. Lahi ng last Adam. Sana may napulot. May nakita ba kayo? Ha? Sana nakapalit sila. Here's the verse 48. And is the early, such are they also that are early. Ikaw, ito kapatid ang susunod. Basahin mo. And as the heavenly, such are they. Hindi sila, such as he. Such are they
marami sila nagsimula sa second man. Such are they also that are heavenly. Pag sinabing heavenly, kapatid, lupa at langit ang kaibahan. And as we have borne the image of the earth, ito sinasabi, hindi ka pwede maging lahi ng huling Adan kung hindi ka pinanganak muna. Naalag mo. Pagkain ng serpente. Ang wangis natin, wangis ng alabok ng simpan. Kaya hindi ko pwedeng hindi kadadaan sa lahi ng unang Adan para makapunta sa lahi ng huling Adan. Hindi pwede. Kailang dumaan ka sa unang Adan. Pero kung hindi, hindi ka, puto ka sa buho. Doon ka sa Genesis chapter 6, no? Hindi ka ganun sa Diyos. Right? As we have borne, ikaw ba kapatid, dumaan sa kahinaan doon sa binasa natin. Tinanim sa kahinaan, bumangon uli sa kapangyarihan. Ikaw to. Verse 14, as we have borne the image of the earth, we shall also bear. We shall, sigurado yan. Pero pag siya sinabi, hindi sinabi, we are also. No, we shall. Bakit? Hindi naman conditional, kundi ikaw at ako ang magpapahintulot para magkarapit. We shall also bear the image of the enemy. Pag may blemish sa ating mata, may kapintasan, never natin makita. Mananatili tayo sa patuloy na kaalaman ng natural man. Early, Lord, gabayan niyo po kami. Na huwag po kami ipahintulot mo sa masama. Hindi ka makaalis. Desisyonan mo sa gabing ito. Galing tayo dyan, but we shall also. Ibig sabihin, nasa desisyon natin sa gabing ito. Gusto mo ba bumangon? Gusto mo ba gumising? Kung hindi. Pag nagising tayo, kapatid, we shall bear the image of the heavenly, the image of God. Yung nasa desisyon natin sa gabing ito. Tanggalin mo ba ang katarak sa mata mo? Patuloy ko sa hindi mo maaminan ang tunay ng katawan. Hindi niya sinabi, basahin mo ulit. Verse 49, basahin natin ulit. And as we have borne the image of the earth, we shall also bear the image of the heaven. We shall. Siguraduhan ito, pero nakasalalay sa desisyon mo, desisyon ko. Sa gabing ito, gusto mo ba sa mundong ito naglalakad ka, ang nakikita nilang katawan mo ay katawan ng Diyos ng kalalamit. Nagniningning katawan ng huling Adan, buto at laman ni Kristo Jesus, nakapuspusan ng Diyos. Magdesisyon ka sa gabing ito. Dahil hindi nakukuha sa reliyon ang Kristyanismo. Ikaw ang magdesisyon sa gabi. Father Almighty, hallelujah, salamat po sa gabi. Ipiliin pa rin namin na makita ka sa pamamagitan natin. We shall bear the image, the visible manifestation, representation of yourself sa created beings. Huwag kami ang likeness. Patulong mo. Sa gabing ito, Ama, bilang root, ang rooted in you, lahat na nakinig, maging rooted sa akin, na nagdidesisyon
amin lahat. They were there. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Abba. It is done. It is done. Tonight, I call heaven and earth that I have rooted in me. Ang lahat na nagiging nag-desisyon, ayon sa desisyon ko, that we shall all bear that image because we are your likeness. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you again. Watch, guys. Watch. Watch. I'm telling you, ang videos na ito. Salamat at may narinig kayo, mga kapatid. Sana'y bahagi ninyo sa inyo, mga masasaktan. Sarap pa sana eh. Nagsisimula pa lang tayo sumubo sana. Pero meron pa susunod. Huh? Love you, love you. Good night. Kapila yung galay mo. I love you, I love you. I love you. You are me and I am you. So I love you. Good night, guys. See ya tomorrow. Google me. Maaga ako, mga ito. Alright. Vlog naman kayo, no? Kung hindi, text nyo lang ako. Tulog ko kayo. Okay. I miss you guys. I miss you. Really, I miss you. I miss you. I want to be there now. Son. Now, I will. We shall bear the image of the heaven. We love you. Love you. Guys, good night. Ay, ito pa sana ang malis. Pero mayroon na kapila. Sila naman. Bye.